Hi mga ka-lady love! Welcome po ulit sa aking video. So yun, ang topic natin for today ay tungkol sa sari-sari store or business. Kahit anuman pong business mo ay pwede pong gawin ninyo ito ng walang limitasyon magpautang. So siguro po mga ka-lady love ay nagtataka kayo sa title ng aking vlog for today na magpautang ng walang limitasyon. So pwede po yun mga ka-lady love. At bakit nga po? So papaliwanag ko naman po kung bakit ko nasasabi ang ganong magpautang tayo ng walang limitasyon. So ready na po kayo for my explanation. So yun nga po, magpautang ng walang limitasyon. Ano nga ba yung ibig kong sabihin? So pwede po natin gawin yun. Magpautang po tayo ng walang limitasyon. Pero doon po yun sa mga customer po natin na marunong naman po magbayad ng kanilang utang. So bakit po natin sila lilimitahan kung sila naman po ay marunong magbayad? Kasi kahit po tayo ay hindi natin nililimitahan ang kanilang inuutak, ay sila po mismo yung lilimitan ng kanilang inuutang o kinukuha sa inyo. Kasi po yung mga marunong po magbayad ng utang ay mayroon po silang guilt or guilty na hindi kailangan dumami yung nakukuha nila or magkautang sila ng marami. So kahit po hindi natin limitahan yung kinukuha nila or inuutang nila, sila po mismo yung lilimitan ng kanilang inuutang. So yun po yung ibig kong sabihin. Hindi ko naman po sinabi na kailangan kapag may umutang sa iyo ay papautangin po ng papautangin. So kailangan po alam din po natin yung mga taong pwede nating limitahan at hindi limitahan sa pag-utang. So may mga tao pong kailangan limitahan, may mga taong dapat hindi po utangin, at may mga customer din po tayo na kailangan pong hindi limitahan. So yun po, sana po naintindihan po ninyo ang explanation ko. Halimbawa po yung mga taong hindi kailangan pa utangin, so yun po yung alam naman natin mga negosyante. Sino po yun? Yun po yung mga taong hindi po marunong magbayad ng utang. So yun po, hindi po na, sinasabi nila na tayo po yung mahigpit, tayo mga negosyante mahigpit. So kailangan lang po yung para din po sa ating business or negosyo. So kung alam po natin na ang mga tao hindi marunong magbayad, kasi minsan may mga ano na maghahalos mas sila yung magagaling makiusap, yung mga tao hindi marunong magbayad. So yun po yung dapat hindi po utangin. At yun naman po mga tao nililimitahan, ay kailangan po alam din natin na kung hanggang saan lang po ang kaya nilang bayaran. So yun po yung mga taong nililimitahan na mag-utang. So pag alam na po natin, syempre alam naman po natin 'yan kasi subok na po natin sila na try na natin sila. Syempre kailangan natin kasi susubukan muna yung tao kung marunong ba sila magbayad or hindi. Saka po natin malalaman kung yung characterize nila, kung nakakaya ba nila magbayad ng utang or hanggang saan nila kayang magbayad ng utang, or hindi sila marunong magbayad ng utang. So kailangan po lahat na lagi nating itatry o susubukan yung tao para po malaman natin kung ano mga dapat nating gawin sa kanila kapag sila ay umutang. So yun nga po, gaya ng sinabi ko, yung mga taong hindi po marunong magbayad ng utang, sila po yung hindi dapat talaga pautangin. So kailangan po ay may paghigpit kahit gaano pa ka nakakaawa yung mga sinasabi nila, pagkikiusap. So kailangan po talaga maging matigas ang ating puso. So yun po yun. And yung limitasyon naman po, kailangan kilala natin, sinabi ko na nga kanina, inuulit ko lang po ngayon para po mas maitindihan po ninyo. So yung may limitasyon naman po, sila naman po yung mga taong alam natin kung hanggang saan lamang po ang kaya nilang bayaran. So yun po, yung dun ka dapat po magkakaroon ng limitasyon magpautang. At yun nga po sa sinasabi ko sa video na ito, na hindi natin kailangan maglimita magpautang. Yun nga po yun sa mga taong marunong naman po magbayad na kahit po gaano nakalaki ang kanilang or karami ang kanilang lista. Kasi po nga yun yung sinabi ko kanina na sila po mismo ang lilimita ng kanilang kinukuha or inuutang kahit po hindi natin gawin ito sa kanila. So, sana po naintindihan ninyo mga ka-lady love ang explanation ko sa video na ito. And kung may katanungan kayo, please comment lang po below in this video. And please, pakis like, share, subscribe na lang po ng aking video. Maikli lang po ang ginawa ko ngayong video.
Kasi wala naman pong kailangan explain ng marami dito sa video kung bakit natin hindi kailangan maglimita. At siguro naman po ay naiintindihan ninyo. At kung may question nga po kayo, please comment below, like, share, and please subscribe para po maabangan nyo po yung mga gagawin kong next video. Yun lamang po. Thank you!